María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, para servirle a usted, un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció. Ya lo verás, María Mercedes, tu amor me corresponderá, María Mercedes. Mi felicidad el dinero no compró, pues al hombre que amo no. Pero ito kasing si Mama. Anong oras na nga ba, Berenice? Siguro po mga alas 11 na ng umaga, sir. Grabe, ang aba ng tulog ko. Sa kaumaga na rin po kasi kayo natulog. Hindi naman ganun katagal. Mayakap nga dyan, Jorge Luis! Isa ka ng ama! Salamat. Nakita mo na ba sila? Hindi, hindi pa. Hay, Jorge Luis, alam mo, ang saya-saya ko. Alam mo, ang akala ko kahit kailan hindi ka na magiging ama. Oh. Ay, sir, binabati ko po kayo. Wala na po akong masasabi pa. Kaya lang hindi tayo sigurado kung mabubuhay ang mga anak ko. Napakahina nila. Hindi po sila pababayaan ng Diyos. Kahit na ipinanganak silang premature, tiwala naman ako sa mga doktor na may magagawa pa sila. Naiisip ko sobrang saya ni Madam Mercedes ngayon. Kakausapin siya ng doktor. Tiyak na matutuwa siya sa balita. Wala siyang alam na kambalang anak namin. Ay, dalawang bata. Dalawang babae. Dalawang babae! Tiyan na ako ng dalawang batang babae! Good morning. Good morning, ma'am. Ako ang biyena ng pasyente. Natutulog siya? Yes, ma'am. Dahil po sa mga gamot na binigay sa kanya. Yung mga bata? Nasa incubator sila. Delikado ang lagay nila. Mamamatay sila? Wala po akong sinasabing ganyan. Gusto ko silang makita. Hindi pwede dahil nasa incubator room sila ngayon. Pwede ba akong pumunta ron? Oo naman po. Salamat. Yes, ma'am? Pwede ko ba makita ang kambal ni Mrs. Del Olmo? Yung mga batang ipinanganak kagabi. Pwede naman. Pero sa salamin nyo lang sila pwedeng tingnan. Nasa incubator sila. Kaano-ano nyo sila? Ako ang biyena ng nanay nila. Hindi maganda ang lagay ng isa sa kambal. Sinasabi mo ba sa akin na maaari sila mamatay? Ginagawa po namin ang lahat. Sige, maiwan ko na kayo. Mamamatay din sila. Tsak na mamamatay din sila. Hello? Oh, wow! Sa wakas, sinagot mo rin ako. Ikaw pala. Bakit? May ibang tawag ka bang hinihintay? Ang totoo, meron. Bakit palagi kang wala sa tuwing tatawag ako? Dahil marami akong ginagawa tulad ngayon. Paalis na ako. Hindi ka na pumupunta sa construction site. Alam mo na pala. Masyado lang kasi akong busy. Sa opisina ko, pati na rin sa ibang mga bagay. At ano namang mga bagay yon? Si Maria Mercedes. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala naman, Mystica. Nanganak lang siya. Talaga? Pero hindi pa niya kabuwanan, di ba? Oo, premature birth.
Anong anak niyo? Babae o lalaki ba? Kambal na babae ang anak ko. Maria Mercedes, gising ka na pala. Ay, kumusta, Madam Malvina? Pwede ko bang malaman kung sinong kamukha? Ewan ko. Hindi ko pa sila nakikita. Diniretso na agad sila sa incubator. Pero malamang hindi ko pa agad makikita kung sinong kamukha nila. I'm sorry, hindi kita nabate. Congratulations. Okay lang. Pasensya na, pero magiging busy ako sa mga susunod na araw. Walang problema. Mag-focus ka muna dyan sa pamilya mo. At kung libre ka na, sabihan mo lang ako, okay? Dahil marami tayong importanteng bagay na dapat pag-usapang dalawa. Okay, pasensya na, pero kailangan ko nang puntahan si Maria Mercedes. O sige lang, alagaan mo mabuti ang pinakamamahal mong asawa. Siyempre naman. Dahil obligasyon ko yun sa aking asawa. Kumusta na po kayo? Kayo yung kaibigan ni Madam Mercedes, hindi ba? Oo, bakit? Alam kong hindi niyo ako naaalala, pero nagtatrabaho ako sa mansion ng Del Olmo. Umalis kasi si Ma'am Malvina ng bahay. Kaya naman sinamantala ko pong magpunta rito sa inyo. May nangyari ba kay Mechi? Naku, wala po, ma'am. Nasa ospital po siya ngayon kasi. Ay, huwag mong sabihin sa akin na nanganak na si Maria Mercedes. Ito pa, hindi lang isa, kundi dalawa ang anak niya. Ay, kambal po ang iniluwal ni Madam Mercedes. Dalawang babae. Tinurukan nila ako kaya ako nakatulog. Wala na akong alam sa nangyari pagkatapos. Basta pagising ko, nailabas na ang baby ko. Maayos naman ba ang pakiramdam mo? Medyo maayos na. Pero hindi na humihilab ang tiyan ko tulad kahapon. Ang akala ko talaga mahahati na ako. Kaya lang hindi pa rin nila ako pinapayagang makita ang anak ko. Huwag ka masyado magmadali. Makikita mo rin siya. Nasa incubator lang siya ngayon. Oo nga, yun din ang sabi nila sa akin. Nakita ko na sila. Ang ibig ko sabihin, nakita ko na ang anak mo. Ay, talaga? Kumusta siya? Kumusta ang anak ko? Sabihin niyo sa akin, madam. Kumusta? Alam niyo ba kung nasan siya ngayon, Aling Filo? Oo, iha. Isulat mo sa papel. Hahanap din ako ng paraan para iparating kay Mama Ancilia. Gusto ko kasi niyang makita si Ate Mechi sa oras na manganak siya. Na-excite ako, pero dalawang babae. Kawawa naman itong si Ate Mechi. Lalo na kung iiwan na naman siya ni Jorge Luis, dalawang bibig na ang pakakainin niya. Ay, naku. Alam mo namang mahina siya nung ipinanganak mo, hindi ba? Yun kasi ang sinabi nila, hindi ko pa raw kabuanan ngayon. Kaya mahina siya. Kaya raw nila nilagay sa incubator ang anak ko. Pasensya na, Maria Mercedes. Pero delikado ang anak mo. Delikado? Huwag kang masyadong umasang mabubuhay siya. Ang isang sanggol na ipinanganak ng kulang sa buwan ay palaging nasa peligro. Ang mabuti pa, ihanda mo na ang sarili mo. Dahil anumang oras ngayon, maaaring mamatay na ang anak mo. Hindi, huwag niyo sabihin yan. Intindihin mo sana. Hindi ko naman sinasabi na mamamatay siya, pero baka mamatay. Kasi delikado. Kaya nga dapat mo ihanda ang sarili mo. Ay, Panginoon ko. Hindi. Hindi, Madam Malvina, imposible yan. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Hindi siya mamamatay. Dalawang babae? Opo, pero ang sabi po ng katulong ni Ma'am Malvina kay Aling Filo, hindi mabuti ang kalagayan nila. Ay, kawawa naman. Siguro dahil kulang sa buwan yung mga sanggol. Ay, 7 buwan lang kasi niyang ipinagbuntis. Pero hindi po niya alam na kambal na babae ang mga anak niya. Akala niya isa lang. Hindi ko alam kung bakit hindi nila sinabi. Gusto ko po siyang makita, ma'am. Pupunta tayo, Rosario. May mga aasikasuhin lang akong mga bagay dito sandali. Tapos bibisitahin na natin si Mechi. Hindi ka pa kinakausap ng doktor? Hindi, hindi pa naman. Naka-anesthesia ka nung nanganak ka, hindi ba? Ay, oo. Pinatulog ako. Hindi ko na namalayan na ipinanganak ko na pala siya. Isa lang ang sinabing sinilang mo, tama? Oo, yung isinilang ko, isa lang. Mama, akala ko nakauwi ka na sa bahay. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi ni Digna. Kumusta ka na, mahal ko? Ay, okay naman, mahal ko. Mabuti naman. Jorge Luis. Kailangan kitang makausap. Mamaya na, Mama. Gusto ko muna makasama si Maria Mercedes. Ilang minuto lang naman to. Please. Alam mo naman si Mama.
Hindi siya pwedeng kontrahin. Babalik kami, mahal ko. Ikaw lang ang babalik kasi uuwi na ako sa bahay. Uuwi na kayo, Madam Alvina? Ay, maraming salamat sa pagbisita niyo sa akin ngayon. Maayos din ang lahat. Sana gumaling ka na sa lalong madaling panahon. At kung sakaling bibigyan ka ng Diyos ng pagsubok sa anak mo, lakasan mo lang ang loob mo, Mercedes. Kailangan mong magpakatatag at kayanin yon. Halika na, Jorge Luis. Nakita mo na yung kambal? Hindi, Mama. Hindi pa. Pinayagan lang ako makita sila sa malayo. Sa palagay ko, hindi mabubuhay ang mga sanggol. Ay, pwede ba, Mama? Huwag yun na naman ang guluhin ang isip ko. Jorge Luis, pwede bang maging makatotohanan ka naman? May kakaiba kasi akong nararamdaman. Mahina silang dalawa nung ipinanganak. Kaya mamamatay din talaga sila. Pero kung mabubuhay sila, gagawin namin ang lahat na makakaya namin. May mga ipinanganak na kulang sa buwan pero naging normal ang buhay nila. Pero yung mga yon, alam ko, mamamatay. At bakit mo naman alam? Dahil sa mga kakaibang ikinikilos ng mga nurses. Dahil sa misteryosong pagtatakip nyo ng katotohanan sa iyong asawa. Pero sa kabilang banda, pag nabuhay sila, matatali ka na kay Maria Mercedes at hindi yan ang gusto mong mangyari. Lalo na ako. Ayokong pag-usapan yan. Ang importante sa ngayon ay si Maria Mercedes at ang mga anak namin. Yun lang yun, Mama. Ayoko namang mangyari ito, pero parang mas makakabuti na talaga to. Para matapos na tong lahat. Sa sandaling mamatay ang mga sanggol, tutulong ako sa lahat ng gastusin para sa kanila. Para damayan si Maria Mercedes. Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi